Mama, gutom na po ako. Wala pa po bang hapunan? Sandali na lang. Hindi ko pa kasi natatapos itong ginagawa ko eh. Kumukulo na pong tiyan ko! Pagdating ni Papa mo, maghahanda ako kaagad ng hapunan. Malinggo ka na muna. Anong luto yun? Chikuwa. Bakit kaya gabi na wala pa rin si Papa hanggang ngayon? Ang ganda ng pagkakadesign, ah. Meron pa itong manual lock function. Kailangan nyo lang na malita espasyo para may tago ito. Pwede na rin sukatin ang gitna ng papel. At may ruler din to para sakto lang pagbubutasan. Kompleto ito! Magandang klase ng puncher ito. Tignan nyo po na mabuti. Kahit na ganito lang po ito kalit, kaya nito mag-punch ang 15 papel ng sabay-sabay. Mga kaibigan, tignan niyo po na maigi kung ano magagawa nito. Na-punch na 15 papel ng walang kahirap-hirap. Ang galing din po ba? Oh. Ang dali lang gamitin ang puncher na ito. Andito na ako. Magandang klase ng puncher ito! Tingnan nyo po na mabuti! Kahit na ganito lang ito kalit, kaya nito mag-punch ng 15 papel ng sabay-sabay! Labing limang papel pala, ha? Ikaw naman ang isusunod ko sa pagsubok na ito. Talo ka ngayon. Panalo pa rin ang pansir ko. Subukan natin ang galing mo ngayon higit sa 15 papel. Papa, ano ba yung ginagawa mo dyan? Wala lang. Na-break ko na yung record. Oh, teka! Naku, Papa! Anong ginawa mo dyan? Bakit puro butas do? Pinag-practisan ko lang yan. Ito pa, oh. Ah, naku naman! Pati ba naman ito binutasan mo? Oh. Dibali, mas okay na rin to. Lagi kasing nawawala ang memo pad na ito, eh. Sige, sabihin mo lang. Isusulat ko lang sa memo pad, ha? Pero ngayon, hindi na ito mawawala. Ngayon, pwede ko na siyang isabit dyan. O di ba bunga? Oo nga eh. Oo, yung hapunan nga pala. Maraming salamat po, sir. Balik kayo. Huh?
Andito na ako. Papa, hindi ka pa rin tapos dyan. Sige, tutulungan na kita. Akin na yan, natatalian ko na. Bo, aba, bakit ang naisip mo ah? Ang daling gamitin. Meron pa ba? Ha? Yung pili kong butasan. Titignan ko. Nandito na po ako. Huh? Huh? Papa, ano pong ginagawa niyo dito sa kwarto ko? Makakatulong to sa'yo. Makakatulong po? Si Miss Marami! Huwag po yan! Yan ang collectible card ko! Sige niyo po yan! Hindi niyo po alam kung anong hirap ang pinagdaanan ko para lang makuha ang mga card na to. Tapos gagawin niyo to. Okay na yan para hindi mawala. Papa, ano pong ginawa niyo dito? Buti ka, ba't ka sumisigaw? Paano hindi ako sisigaw? Tignan niyo nga to! Bakit niyo po binutasan yung mga teddy bear ko? Hindi niyo dapat ginawa yan! Okay lang yan. Hindi naman yung teddy bear ang binutasan ko mismo. Ang ingay niyo naman? Anong kaguluhan ang nangyayari dito? Si Papa kasi! Tingnan niyo po ang ginawa niya! Binutasan po ni Papa ang mga teddy bear ko! Hindi ko na ito mababalik sa dati! Pati nga yung mga collectible card ko eh! Binutasan? Yun lang pala eh. Akala ko naman kung ano nang nangyari. Ano yun lang! Importante po ito! Nabutasan lang naman ng konti. Nagagalit na kayo. Maliit na bagay lang yan. Waa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 
kasira ka kaya! Bala ko pa naman sa ilagay sa primary exhibit malang araw! Pero dahil pinutasan mo, nasira ng lahat! Buti pa siguro, bigyan mo na lang ako na imabubutasan. Wala na! Sayang naman ang bili ko dito. Si Boy sa discount, hindi ko palalampasin to! Uy, okay to! Ako unang nakakita dito, kaya ibigay mo na to sa akin! Si Mama! Mahilig bumili sa sale! Mukhang lalo pa bang dumadami ang mga tao nagiging depressed ngayon. Ang mga simptomas nito ay... Ta-da! Huh? Mama, nabili niyo po ba yan sa sale? Oo naman, okay ba? Mukhang mamahalin po yan napili niyong damit. At ang ganda pa po ng tela. Hulaan mo kung magkano yan. 2,000 po. Mali yun. 24,000 yan ang halaga nito, pero naging 2,000 na lang. Ha? Kalahati na lang yung presyo? Ang mura lang nito, hindi ba? Noong unang beses ko palang itong nakita, nagdesisyon na akong bilhin ito agad. Ha ha, ang galing nga eh. Ito na ang second place sa lahat ng mga nabili kong gamit sa sale sa buong buhay ko. Second place po yan? Eh, ano naman po yung first place? Yung pressure cooker na nabili ng 3,000 nung isang taon. Solid na solid talaga ang mga nabili ko. Hindi naman niya nagamit yung pressure cooker kahit isang beses eh. Mrs. Tachibana! Mrs. Tachima! Pasensya ka na kung matagal kitang pinaghintay. Nako, okay lang yon. Si Mrs. Kimura. Wala pa siya eh. Mrs. Tachibana! Mrs. Mitsushima! Kamusta na kayong dalawa? Mrs. Kimura? Aba, nag-taxi ka papunta dito? Ang yaman naman niya. Pasensya na kung naabala ko pa kayong bumunta dito. Sana naman hindi kayo napipilitan. Okay lang. Hindi ako madalas na nakakapunta rito, kaya natutuwa ako dahil inimbita mo kami. Hindi nga ako makatulog kagabi dahil excited ako eh. Para ka namang isang estudyante na magkakaroon ng field trip? Oo.
Ay nga pala, Mrs. Tachibana. Napansin kong ang ganda ng suot mo ngayon, ah. Hmm, napansin mo pala. Ang mahal siguro niyan. Hulaan mo kung magkano to. Hmm? 30,000 yen? Hindi, no. Mali ka dyan. 24,000 yen ang original price nito, tapos naging 12,000 na lang. 12,000 yen na lang yan? Huh? Nabili ko to sa sale na 50% ang discount. Ang galing, no? Aba, hindi halatang nabili mo pala yan sa sale. Kanun ba? Buti na lang talaga na abutan ko to sa sale. Ako din, magaling din akong pumili pag mayroong sale. Hmm? Hala! 4,500 lang ito. 4,500 lang yan? Oo, gawa pa nga ito sa Oxkin eh. Talaga? Paano nangyari yun? Hindi na halata na 5,000 yan, tapos mas muro pa pala. Hmm, mabibili ba yun sa ganung halaga? Oo, siyempre naman. Nabili ko to nung clearance sale, kaya ako nakamura. Oo nga pala. Tada! Magkano to? 5,000? 4,000 ba yan? Hindi, hindi. 3,900! Hindi halata, hindi halata! Sa oras pa nga ako pumila para lang makuha to eh! Mahili! Mahilig talaga kami bumili pag merong sale, kaya sanay na kami! Oo nga, nakakaya tuloy kay Mrs. Kimura. Baka nawiwirduhan na siya sa atin. Hindi ah, ako din naman eh. Bumibili din ako ng mga discounted na gamit. Huh? Talaga, Mrs. Kimura? Sa department store kasi nagtatrabaho ang asawa ko, kaya nakakabili siya doon na may 20% na discount. Employee discount! Huh? Anong employee discount? Employee discount? Dahil doon nakakabili ang mga empleyado ng department store sa mas murang halaga. Meron palang ganun? Nakakaingit ka naman, Mrs. Kimura! Pero 20% lang ang discount na nakuha niya. Sa akin, 50%. Yan bang suot mong damit ngayon? Nabili mo na may 20% discount? Ay, hindi. Nabili ko naman to. Na may special price para sa mga Goopy members. Goopy? Yan yung mga alimanda! Oo! 8,000 yan na nga lang ang bili ko sa blouse na to eh. Pero ang original price, 80,000. Oh, yung 80,000 yan na blouse na bilin niya na 8,000 lang! Siguro naman may kita pa rin sila kahit ganun. Wala namang masama kung bibili ka na may discount eh. Talo pa ako. Mas magaling pa pala siyang pumili dahil higit na malaki yung discount na nakuha niya. I'm here na! Mama? Mama, ano po nangyari? Parang naninigas kayo. Oh, Mama, okay lang ba kayo? Uy, Mama, hello? Hello, Mama? Hello, hello? Hindi ko inakalang may ganun pala. Yun ang nangyari kanina. Ha? Goopy members discount? Hindi ko alam na meron palang ganun. Ang daya naman, naiingit tuloy ako sa kanila. Hindi ko kayang manalo sa mga taong gaya nun na maparaan. Ay, yung mga ordinaryong tao, maliit lang ang discount na nakukuha nila. Hindi naman patos yun. Sadya ba talagang ganun? Hmm? Masyado siyang seryoso? Hindi ko na kaya. Mamamatay na ako sa dami ng problema ko. Ginagawa lang naman po nilang 90% discount para mabenta na agad yung produkto nila. Kaya huwag nila pong dibdibin yun. Yan din ang sinabi ni Mrs. Misoshima. Ayoko na. Para kung lalagnatin. Ang OA naman niya? Pasensya na. Hindi na ako makakilos ngayon. Mikan, ikaw nang bahala sa hapunan mamaya. Ha? Merong chikuwa doon sa ref. Ikaw nang magluto. Ano? Chikuwa na naman? Sandali lang. Hello, good morning, Tachibana Residence. Oh, Mrs. Kimura! Pasensya na kung biglaan to, Mrs. Tachibana. Gusto lang kitang tanungin kung libre ka mamayang hapon. Ha? Huh? Oh! Oh! Ganito kasi yon. Yung walang asawa ko magkakaroon ng sale. Exclusive yon, kaya gagawin nila sa isang hotel. Talaga? May sale kayo? Yung factory mismo magsaset up ng mga bargain items doon. At dahil exclusive ang sale na yon, hindi yun open sa public. Pero kahit na ganon, sabi naman ng asawa ko, okay lang na magsama ng mga kaibigan. Mrs. Tachibana, gusto mo bang sumama? Sa tingin ko, matutuwa ka doon eh. Oh, syempre naman! Oh, hindi ako makapaniwalang dito sa hotel yung sale. Welcome, ma'am. Oh. Welcome, ma'am. Oh, salamat. Mrs. Tachibana, hindi mo naman kailangan nervyo sa'yo ng ganyan eh. Sale ang pupuntahan natin. Oo nga eh. Tara, tamuhin tayo dito. Baka may magustuhan ka. Okay.
So, 150,000 tapos 10,000 na lang? Ang mura na lang, di ba? Paano nangyari yun? Bakit ganito kamura? At hindi pa nakikipagsiksikan, nakaka-relax din na pagsishopping dito. Ang ganitong pangyayari, ang ganitong pangyayari. Ay, hindi ko akalain, totoo pala! Lalabas ako ngayon, kaya isusot ko tong bago ko. 150,000 pero nabili ko lang ng 10,000. Sulit na sulit! Oh. Ito po yung sale! Pero huwag po kayo magtulakan! Pakiusap po, huwag kayo magtulakan! Discount, hindi ko palalampasin to! Ayun! Ito na lang pala! Mahirap din ang pinagdaanan ko bago ko ito nabili, kaya mas maganda pa rin ito! Ang dami pa niyang sinabi, pero yun din pala ang mas pipiliin niya! Talaga yung pinakamalaki kasi yan ang huli kong kakainin. Nagtira nga din ako ng kanin. Tigadalawa lang tayo ng sausage. Dalawa lang nakain mong sausage, di ba? Ha? Sorry, pero sa akin to. Teka, sandali lang! Hindi ba? Sabi nila, ginagantin palaan yung mga mapagbigay sa kapwa. Huh? Ano naman ngayon? Kaya, sa akin na lang yan. Ano? Hindi lagi nakakabuti sa ibang awa, hindi ba? Kaya hindi ko ito bibigay sa'yo. Ate Mikan, hindi mo talaga naiintindihan yung sinabi mo, di ba? Ang awa ay hindi para sa ikabubuti ng iba. Kung magiging mabuti ka sa iba, ikaw ang aani ng biyaya. May magandang kapalit yung pagiging mabuti mo sa kapwa. Ikaw talaga? Palagi ka nalang nagmamagaling? di kung gusto mo mag-research ka tungkol doon. Matanong ko po kayo. Tama po ba yung sinabi sa akin ni Yuzu tungkol doon? Sabi niya, ang awa ay hindi para sa ikabubuti ng iba. Oo, tama yun. Kapag wala kang awa sa iba, hindi ka rin kaaawaan, hindi ba? Sana hindi ko na lang tinanong si Mama tungkol doon. Malilate na ako. Aalis na po ako! Aalis na rin po ako! Ano ba yun? Tungkol saan yung pinagtalunan nila? Ha? Ang awa ay hindi para sa ikabubuti ng iba? Oo, naiintindihan mo ba? Sa palagay ko, kung magiging mabuti ka sa ibang tao, balang araw magkakaroon ng magandang kapalit yung kabutihang pinakita mo sa iba. Yun pala talaga ang ibig sabihin nun. Alam mo, mula kaninang umaga, ang akala ko ang ibig sabihin nun, hindi ka pwedeng maawa sa ibang tao. Kailan ko din lang nalaman yon? Nalaman ko lang yun nung nasa high school na tayo. Nakakatakot isipin na ang dami ko palang hindi alam. Oo nga, may nakita akong sign ng junior high ako. Monthly rental parking space yun. Nag-alala ako nun. Hindi ko kasi alam kung paano basahin yun. Nalaman ko lang kung paano basahin yun nung tinuro sa akin ni Mama. Ako naman, akala ko iisang kumpanya lang ang may-ari ng lahat ng parking lots. Kailan ko nung nalaman na mali pala ako? Yung ganun ba? Hindi ko akalain may mga tao palang kasing bobos nila. Hindi pwedeng malaman ng ibang kilala ko sila. Napakasama talaga ng taong yun. Ay, naku. Yun ang tinatawag na taong nag-aakalang parang walang ibang tao sa tabi niya. Parang walang tao sa tabi? Hindi ba pagiging hindi makatao ang ibig sabihin nun, Nobara? Ha? Huh? Palagay ko mali ka. Pero sigurado ako sa ibig sabihin nun. Ha? Huh? Sige nga, kung talaga sigurado ka, alam mo ba kung paano isulat yun sa Japanese? Sorry, hindi ko alam eh. Ipapaliwanag ko sa'yo kung saan ang galing yun.
Kung pagsasamahin ng isang karakter sa karahasan at isang karakter sa kalupitan ang kalalabasan, hindi ba katao? Ganun ba? Ganun nga! Pupuls talaga sila. Ha? Na-imagine ko tuloy ang ganung tao? May sasabihin ka ba? Ganun siguro ang tao ngayon. Medyo nakakatawa. Isang tao hindi makatao. Oh? Oh? Mikan, may ibubulong ako. Hindi kaya narinig ng ibang tao dito ang pinag-uusapan natin. Ganun? Sana hindi. Tama, narinig nga ng lahat. Hindi kaya iniisip nila sobrang engot natin dahil doon. Huh? Ha? Nakakahiya yun. Pero tingin ko, dahil narinig nila tayo, baka may makapagsabi sa atin na tamang sagot, hindi ba? Huh? Parang walang tao sa tabi o pagiging hindi makatao. Alin kaya sa dalawang yun ang tama? Hindi ko alam. Pero dahil maraming tao dito sa tren, sigurado may nakakaalam kung alin doon ang tama. May naisip ako, Nobara. Parang drama itong nangyayari, hindi ba? Ha? Huh? Parang ganito. Kailangan namin ng tulong nyo. Emergency po ito. May doktor po ba sa eroplanong ito? May doktor po ba sa eroplanong ito? May tutulog ba ako sa inyo? Parang kagaya nun ang sitwasyong ito. Ha? Isipin mo. Kailangan namin ng tulong nyo. Meron ba sa eroplanong ito ang magaling pagdating sa mga matalinghagong salita? Ano ang ibig sabihin nito? Parang walang tao sa tabi o pagiging hindi makatao. May tutulong ba ako sa inyo? Parang ganun ang mangyayari. Nakakatawa yun. Talaga sila. Good morning, Shimi. Good morning, Del. Alin ang tama? Parang walang tao sa tabi o pagiging hindi makatao? Ha? Huh? Napag-usapan namin yun bago kami dumating. Yun ang napag-usapan namin. Tama siya. Alin ba ang tama? Parang walang tao sa tabi o pagiging hindi makatao? Hindi mo rin alam kung ano yun, Shimi? Siyempre, alam ko. Ganito yung isulat, di ba? Ha? Huh? Ano, tama ba ang characters na ginamit ko? Tama! Ganito nga, Shimi! Basahin mo, Mikan! Ganito ang tamang pagsulat dun, di ba? May tanong ako. Ano ang ibig sabihin ng mga character na sinulat mo, Shimi? Alam mo ba kung ano? Palagay ko. Wala man lang sa kanilang tatlo, nakakaalam! Hindi ko rin alam ang ibig sabihin nun. Hayaan nyo na, sakit lang sa ulo yan. Hayaan na lang natin? Oo, tama ka. Tsaka malapit na mag-umpisa ang klase natin. Parang walang tao sa tabi niya. Yun ang ibig sabihin nun. Ano sinasabi mo? Parang walang tao sa tabi niya. Yun ang ibig sabihin ng mga karakter na yun. Idiomatic expression yun. Ang ibig sabihin nun, pagiging mayabang at walang pakialam sa iniisip ng iba. Naiintindihan nyo na ba ngayon? Okay na ako! Alam mo, nakakainis ka talaga kahit kailan. Oo nga, nakakainis ka talaga. Hindi ka naman namin tinatanong bakit ka ba sumasali sa usapan. Upo na nga tayo. Ha? Anong problema nyo?